wabarakatuh. Live from Malaysia, from Indonesia, from Philippines, the Mathlindo 2023. Great morning sa ating mga kasamahan mula Apari hanggang Hulo. At special mention po ang ating mga kapatiran na OFW diyan sa Malta, nandyan sa Saudi Arabia at sa Roma. September 18, 2023, happy birthday po sa aking kapatid na Sister Flor. Maraming salamat po. At least binigyan tayo ng Diyos Ama ng mahabang buhay. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig na nag-aabang kada umaga ng ating live broadcast. Kahapon po, nagkaroon na ng confirmatory, nagkaroon na ng pagpupulong ang tatlong royal family leaders ng secretariat ng ating Mathlindo 2023 kasama ang secretariat ng Pilipinas, Islas, the Philippine Islands, kasama ang Sandakan North Borneo, kasama ang Malaysia. Siyempre, natural, bilang royal family, direkta sa ating mga lolo at lola mula pa ng Inglaterra, ng Brunei, ng Singapore, at ng ating Lupasug Empire. Napaglagyan na po natin ng selyo, ng perma, ang ating pagpaupo sa ating royal family, ang King ng Pearl of the Orient, si King Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran, at siya rin ang reinstalled na ating presidente ng Pilipinas, kaya nagbunyi lahat ng legalidad na mga kabangkuhan dahil natuntun na rin sa wakas ang missing link, ang dapat nararapat na naitakda na noon pa man. Maraming mga asungot na sinasabi ng mga iba. Ako mismo na paratangan din. Subalit nakita ko, lalo na yung mga journalismo na sumuporta sa claims. Lahat ng sultan-sultan may kalalagyan, mismo ang mga namamahayag ng maling programa at sistema. Sinabi ko sa inyo, may batas ang soberenya. Salamat doon sa mga naglalagay ng mga taong hindi na dapat. Subalit, sige lang, sinabi ko claims versus tagapagmana, heirs and successors. Marami akong pinasukan, marami akong na-penetrate sa inyo. Hindi ako umalma kahit binabastos ninyo ako ng harap-harapan. Subalit sa araw na ito, dokumentado siliado, diretso sa United Nations, sa ICJ, sa ICC, sa World Bank, lahat po iyan. Sa IMF, sa BIS, sa World Treasury, lahat po American Treasury, lahat diyan sa Central Bank, lahat ng ahensya. Mula pa sa Secretary of Finance, lahat iyan dahil transformation, transformasi, reformation, reinstallment, reinstatement, lahat po yan nangyari mula noong September 16, 2023. Marami kayo na hindi naintindihan. Sunod-sunuran kayo sa mga taong nagsasabi sila dahil pinapakita rin nila ang pera, ang account, at dahil sila ay direkta sa mga processor ng Central Bank. Pero nung ako'y nag-check
walang record ang treasury ng heritage account. Kaya nga, si Queen hindi niyo makitaan magalit. Kasi kasama ko kayo at pinagkakatiwalaan ko kayo. Kahit yung mga journalismo na nagpahayag sa akin noon, kumo ako ay isang maralita, pobre, hindi ako may karangyaan katulad na nagmamarcha diyan sa malalaking entablado, malalaking arena. No? So lahat iyan, sinabi ko sa inyo, kung sino pang dugo ang siyang magkiklaim, hindi ako ang magpaparusa ang Seven Macdum. Huwag ninyong maliitin ang korte ng soberenya ng kalangitan at ng Limoria. Huwag ninyong maliitin, tatama mismo sa dugo ninyo, either sa anak ninyo, sa nanay ninyo, sa tatay ninyo, sa apo ninyo. Dahil paglilinis na po ito, paglilinis, ibig sabihin, wala na yan. Sinisino. Marami po ang natamaan dahil sa sobrang pag-alipusta. Mismo ang gabay ko ang siyang umaalma dahil hindi ninyo nakita dahil punong-puno kayo ng paghangad ng mga trilyon-trilyon na iyan na akala ninyo kayo ang may karapatan. Lahat ng umangkin, lahat na ng mga reyna na nagsasabi hawak nila, lumantad na po kayo. Kaya nga ako, sinasabi ko sa inyo, ang mga papeles intact, lahat ng inutusan gumayak. Kaya nga pinagbibigyan kayo, subalit ang pinakadulo niyan, ang order niyan ay mula mismo sa may-ari at siyang may karapatan at siya ang na-install, na-reinstall, nilagay at binigyan ng angkop na papeles mismo sa soberenya ng Inglaterra, soberenya ng Lupusog Empire. Ibig sabihin, itong ginawa natin mula apari hanggang hulo sa pagbigay ng show of force, hindi pa lang iyan. Matigas pa rin kayo. Ngayon, Senado Kongreso, nagpahayag kayo na sa inyo yung exhibition ng mga jet fighter noong September 16. Okay pa rin. Ang kinin nyo na, lamunin na ninyo ang inyong gusto, lalo na pagdating sa heritage account, pagdating sa pamumuno, pagdating sa pagbigay ng maling pag-asa sa sambayanan. Lamunin na ninyo, pati kaluluwa ninyo, kasi hindi kayo nagkikinig. Ngayon, kung malakas at mataas ang pananalita ni Queen, dahil may pruweba ako mula pa 2009. Kaya nga ako, hindi basta-basta nagdidesisyon kapag hindi ko hawak at hindi ko kayang ipagtanggol ang bawat desisyones na aking ginagawa. Pasalamat kayo dahil nabigyan kayo ng pagkakataon magparada. Pero iyan ba ay angkop doon sa tawag ng mga testamento? Sige, diretso kayo, marcha kayo. Show of force din kayo. Okay pa rin sa akin. Dahil diyan nakikita ko, hinahawi ko na yan. Pinapapirma ko na ang mga lolo. Ito, kastiguhin na ninyo. Ayaw sumunod eh. Kasi nagsasabi kayo, kayo naman ang makapangyarihan. Kayo ang Diyos Ama. Idi, laban na laban ng espiritual, laban ng kaharian ng Diyos Ama versus sa Ama ng kaharian ninyo na sinasabi nyo kayo. This is the policy na sinasabi ng Biblia na darating ang araw, lalabas din ang maraming propeta para linlangin ang sangkatauhan. Ngayon, marami pa rin
umaarangkada. Walang sinasabi para walang mapag-uusapan ang mga media. Mas pinili nila yung mali. Mas pinili nila yung nililigaw ang bawat isa. Kayo naman pong nakikinig, mga kapatiran. Lumantad na po si M1 at iyan ang ating iniluklok muli. Now, ang tanong, paano ang presidente? Di ba sinabi ko pinahiraman lang sila? Presidente na nakaupo sa Malacañang, di ba pinahiraman lang sila? E kung ayaw, di mag-execute ako ng dokumento na siya mismo ang palayasin dyan. Tama ba yan? Ay tama para sa akin dahil ako ang may karapatan. Noon pinalayas nila sa Malacañang, eh pero kung gamitin ko ang legal na pamamaraan, pipirma ang buong mundo dyan. Bakit? Uutang sila muli. E sino ang nakapirma? E di ang matanda natin. E di kakantahan ko na lang kayo that I do it my way. Okay? So kanta na lang yung bigay ko sa inyo, my way, para maintindihan ninyo na lahat itong ginagawa ko, hindi ako lang, marami nakaagapay sa bawat pirma. Inakapirma ang mahal na hari ng Southeast Asia. Nakalabanin niyo, ayos, dahil kahit ginawa na ninyo lahat, kinidnap na ninyo, pinaratangan na ninyo, lahat naman kami ginawa ninyong katawa-tawa sa buong mundo. Pero mayroon ba isa sa inyo na kapag-away, pinagtanggol? O kayong mga nandiyadyaan na gumagayak na kumukuha ng aming mga papeles? Lumantad ba kayo na ipagtanggol nyo ba kami ng harap-harapan? Nasabi ninyo, eh, nandiyan na ang Korte Suprema, sumasaklolo, eh, bakit nakikita namin? Ay, nandoon pa rin sa kabila. Pero sige lang, dahil ito na nga, sabi ko sa inyo, nagiging bukis kayo. Doon lang kayo sa libro ng alam ninyo. Lahat iyan na distort, na adulterate, na doktor ang mga agrimento gawa nga sa mga claimants. Ngayon gagawa kayo, yung claimants ninyo hindi uubra. Living testament. Ang tinitingnan dyan ang buhay na pirma at ang buhay na thumbmark. Ngayon, kung gusto nyong makilaho dito sa bagong henerasyon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Meron pa tayo. Hanggang December, diretsuhan na ito. Kasi sabi ko nga sa ating kasama, sana maganda ang Kapaskuhan ng bawat isa na inaasam-asam mula pa 2009. Dahil mas hinahayaan nila yung ibang bayan ang guminhawa. Dahil sa sobrang pag-claim, sa sobrang pagbakod sa claimants, sa sobrang pagsuporta sa lahat ng umaangkin, ayan ang napala ng bansang Pilipinas. Nalugmok sa kahirapan ang sambayanan dahil sa maling pagsuporta ng mga nakaupong mga opisyales mula presidente magpahanggang barangay captain. Kaya nga binalik natin ang 1973 Constitution at pinapawalang bisa ang 1987 Constitution dahil illegal po ang pag-claim ng bansang Pilipinas at ang gobyerno ng Federal Republic of Philippine Islands. Now, andyan na naman kayo, taas kilay ang mga claimants. Sino ba siya? Hindi man siya senador, hindi man siya congressman o congresswoman para ipawalang bisa ang konstitusyon mismo. Makinig po kayo. Ang nagbigay ng otoridad sa gobyerno ay ang soberenya. Pag sinabi mong soberenya, iyan po ang otoridad mula pa sa Diyos Ama na ginamit ang sultanato ng Sulu and North Borneo, ang Lupusug.
Iyan na yung power and authority na kasama ang mga limaya, ang seven makdum, ang lahat na mga espiritual na mga pamilya. Iyan po. Kaya nga diyan nakikita natin na ito ang paraan para maintindihan ninyo na may umbrella, may payong ang bawat gobyerno ng buong mundo. Pinahiraman ng Universum Magnum. Authority galing mismo sa may-ari ng creation. Iyan, creator mismo. Kaya nga ang constitution natin, meron yan preamble. No, na nakalagay mismo ang power authority ng Diyos. Sa anong nangyayari sa atin? Masyado tayo nakafocus doon sa pagbigay ng mga batas na hindi naman makatauhan. Ngayon, sasabihan nyo, ano ako? Kaya nga, marami ang mga tao, pamilya sa pamilya, pinagtatawanan, naghahallucinate dahil sa pagsuporta sa akin. Lahat po kayo nakalista din. Okay, nakahallucinate si Queen, pero papano yan? Isa-isahin ko yung yaman niyo. Kunin ko yung kalulu, yung tinatawag natin, yung ability ninyo na maging mayaman, ability ninyo na magiging mataas, ability ninyo na mapag, yung mapaglinlang. Kasi nga, akala ninyo, habang buhay, mayaman kayo. E papano iyan? Kung isang iglap lahat ng yaman mo, nabawi ng kalangitan. Dito nakikita ninyo kung gaano katindi ang parusa na ibibigay sa inyo, igagawad sa inyo. Itong pag-reinstate, pag-reinstall nito, para mapakinabangan natin ang kayamanan. Divino gobyerno ang pamamaraan. Holy asset iyan, galing yan sa Holy Father. Hindi iyan basta-basta na ginagalaw ng mga claimants na ang babastos ng mga bunganga. Magiging reyna hari kayo, hindi nyo man lang naintindihan, pati pananalita nyo, hindi katanggap-tanggap ng kasama ninyo. Kayong mga mamamahayag, kayo ba ay nakatoka doon sa sinasabi? Because you have the obligation and the right to check kung yung inyong mga pinapahayag ay angkop doon sa inyong sinumpaang profession. You have all the rights. Kaya nga, babalikan ko ang Philstar, babalikan ko lahat iyong mga nagsabi na ako ay ako, isang busabos, isang claimant dahil nga nabayaran kayo ng mga claimants. Dito ha, totoo yan, bayad yan. Pera sa pera, milyones ang pinapagana dahil suportado ng pera ng Petronas, pera ng Malampaya, pera ng Kaban ng Bayan dahil sa tinatawag natin kailangan mabakuran at hindi makalantad si Queen Helen Abdurrajak. Tama po ba, mga claimants? Eh, wala tayong magawa dahil ang katotohanan ay katotohanan at kailanman hindi nyo matatakpan ang sumisingaw na kaliwanagan na nandito sa aking mga kamay. Maraming salamat. Ngayon, it is my way, the God in me, the spirit of light in me, that will destroy the darkness that you had been spreading throughout the archipelago of the divine government. So ngayon, salamat ako. Sana ditong limang araw na sunod-sunod natin pag-celebrate, akala ninyo 16 lang yan, diretsuhan po ito para lahat kayo mapaparusahan na. Hindi ako kukuha ng maliit, kukuha ako ng malalaki. Ehemplo ng ating kapangyarihan mula sa Allah. Ayan. Ngayon, tinatanong nyo ako, nasaan na ang presidente? Eh bakit ko ilalabas agad? Eh alam ko naman ang threat na nilalagay ninyo. Dito pa lang, biro mo, nakitaan na. Mali pa rin ang pagkasabi.
E di ang gagawin natin, unahin natin yung mga packagers. Okay? Kasi ang packagers, yan yung silent devil na nagbigay ng kadiliman sa pamumuno na dapat noon pa ay lumantad in 1983, kung saan lahat ay mature na, ang lahat ng mga accounts na ginalaw na pinalaki ni Apo Lakay. Kaya, pasalamat tayo, no, sa araw na ito. Totoo at hindi totoo, may ari at tagaklamar. Kaya ang claimants walang mapapala dahil buhay ang may-ari. Ngayon, paano ito? Dahil ang Marcos nagki-claim din na sila. E kaya nga eh, maraming bibigyan ng hustisya, lalo na yung pag-iyak-iyak doon sa wax na nilagay sa Baguio. E paano yun? That is an example of panlilin lang. You have misled the sovereign people. Aminin na kasi ninyo na ang nagdeklara ng martial law ay hindi si M1, si Apo Lakay, Ferdinand Idralin Marcos Sr., na ngayon ang aka niya ay Rogelio Madrid Abran. Marami siyang aka. Aka Antonio Diaz, aka Severino Santa Romana, aka Johan Ikandaw, aka, ayan na, marami para maprotektahan at hindi manakaw ng ninuman ang kayamanan. Kaya nga maraming naglalagay dyan. Pasensyahan po tayo, ha. Lahat na nagbibigay sa akin ng informasyones, ayusin ninyo maigi dahil batas sa batas. Ayusin ninyo dahil dito makikita na ninyo. Hindi lang ako nag-iisa. Buong mundo ang kaagapay ko. Bawat royal family ng bawat kontinente. Binagi-bagi ng Diyos Ama. There are four corners. North, East, South, West. Lahat ito binigyan ng kapangyarihan para ayusin muli ang sangkatauhan. Kaya ako'y nagpapasalamat. Kuya Sultan, diyan sa Bataan, sana pumunta na si Bongbong. Pumunta na lahat sa iyo para mapabilis ang pag-ayos natin dito sa ating hanay para lahat ito mabigyan na ng hustisya. Maitaas na muli sa pinakaluklukan ng presidente ng Federal Republic of Philippine Islands. Kasi sistema sa sistema ang pinairal ko. 1987 Constitution, wala kayong magawa. You are the part of the claim. Scrap it before the sovereign justice will be given from the time that you have claimed. Lahat ng claimant, Sultan Sulu, Sultan Maguindanao, Sultan Lanao, lahat kayo na nag-claim. You will be given sovereign justice. Now you still laugh at me? Alalahanin niyo, si Helen ay representante. Mas mabigat ang mga lolo na nasa likodan, sa harapan, sa tagiliran. Kaya dito nakikita ninyo. Queen has been working. Biro mo, hindi pa lang yan ang nakita ninyo. Papano? Kung ang pera aagas at kayo mismo ay mabibili dahil gagamitin na iyan para sa sangkatauhan. Maraming maraming salamat sa araw na ngayon, September 18, 2023. Mabuhay, perlas ng silangan. Mabuhay ang Lupasug Empire. Mabuhay ang ating mga lolo na nagkatawang lupa para sagipin tayo sa ating buhay na punong-puno ng pasakit at punong-puno ng problema. Ang buhay na walang hanggan, ang buhay na punong-puno ng kapayapaan, pag-asa para sa kaunlaran, kasaganaan, ay nakaabang ngayon, bukas at magpakailanman.